Ano bang kwalifikasyon ng Malasakit Center? Lahat ng Pilipino, miyembro po tayo ng PhilHealth. Ang makikinabang dapat dito sa PhilHealth, yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi po kailangan na mayayaman yan. Ang nangangailangan po ng PhilHealth, yung mga mahirap. Kaya natutuwa rin po ako dito sa Super Health Center dahil meron na pong konsulta. Hanapin niyo yung karatula ha. Konsulta package ng PhilHealth. Pwede kayong magpakonsulta dyan pag nagpa-accredit na po ang Super Health Center. Dyan na kayo magpakonsulta at tinaasan na po ang subsidy from 500 naging 1.7 na po ang subsidy ng PhilHealth para sa konsulta program ng gobyerno. Lahat ng Pilipino membro, ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni former President Duterte na labanan ang illegal na droga at ang kriminalidad. Kasama natin Senator Bongo. Pag-usapan natin yung gusto ninyo. Tulong sa Malasakit Center. Paano hihingi ng tulong. Pati about athletes. Alam ko ito rin yung mga advocacy mo, Senator Bongo. Kamusta po? Unang-una, paano ba nag-umpisa yung Malasakit Center? Yes, paano tong concept na to? Nung mayor po si Mayor Duterte ng Davao, marami pong mga pasyente na lumalapit sa City Hall. At nangyayari po ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Halimbawa na lang po, no? Merong hospital billing, 87,000 yung pasyente. Lalapit yan sa inyong mayor, bibigyan ng 20,000. Ito, totoo ito ha. Nangyayari po ito sa Davao, no? 2001. Pupunta yan ng Martes sa PCSO. Pipila na madaling araw, bibigyan ng 5,000 kasi may limit naman po. Pipila na naman yan ng DOH. Pagka Miyerkules, bibigyan ng 10,000. Nakaipon siya ng 35,000. Pupunta naman po yan ng DSWD, bibigyan po ng 5,000. Nakaipon siya ng 40,000. PhilHealth, hindi naman po sasagutin lahat dahil may limit, may package po ang PhilHealth. Nakakuha siya ng 10,000. 50,000. 87,000 minus 50, 37. May balanse. Ang gagawin niyan, mangungutang, ibibenta yung karabaw sa amin sa bukid. Ipiprenda yung sasangla yung refrigerator para makalabas ng sa hospital. So sabi ko, kawawa yung Pilipino. Ubus yung panahon, ubus yung pamasahe, ubus pa yung pera nila, lahat ng pinaghirapan nila para lang makalabas sa hospital. Ang hirap pong magkasakit. So dun ko po naisipan ito nung 2017, nag-iisip-isip na ako nung nandiyan, sapa po ako. Sabi ko, ba't natin pahirapan ng Pilipino? Sinubukan namin sa Cebu. Nilagay namin sa Vicente Soto, DOH Hospital po yun. Nilagay namin yung PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD sa isang kwarto. So, nilagay namin doon. Finally, nandiyan yung Malasakit Center. Hindi pa ito batas. Ang daming natulungan. Umabot raw ng 300,000 sa loob ng isang taon or 2 years, no? 300,000 people. Oo, patients. Okay. So, pinadami natin ito. Nilagyan natin ng, in fact, inuna natin ng Bacolod, Iloilo, Tacloban. Yan yung mga first 10 Malasakit Center. At nung naging senador po ako, isinabatas natin ito. Ito na po yung Republic Act 11463, Malasakit Centers Act. 2019, batas na po ito. Nilagay po sa isang kwarto yung PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Tuloy-tuloy ito. Until now, meron na akong 166 na Malasakit Center. Ang DOH po ang mamamahala nito. Legislator naman kami, sila po ang mamamahala nito. Lapitan nyo lang po. Halimbawa, tayo dito sa Taft, pumunta ka ng PGH, may Malasakit Center. Isa yan sa mga unang Malasakit Center. Punta ka ng Jose Reyes, meron po. Fabella, meron din po. Tondo, meron din po. Karamdaman sa Heart, Heart Center, meron po. Lung, sa Lung Center. Sa Kidney, NKTI. Children's Hospital, dalawa, PCMC at saka National Children's Hospital, meron sa Quezon City. At sa Orto naman, karamdaman sa Buto, meron din po. At meron na tayong 90 plus, no, sa Luzon, 30 po sa Visayas, at about 40 plus sa Malasakit Center sa Mindanao. Meron sa Hulo, dulo yan. Basilan, meron po. Doon nga po ako muntik na matay sa Basilan.
Pero buhay po kami ngayon. Salamat sa Panginoon. Na nag-crash yung helicopter. Magbubukas yun ang Malasakit Center. Pinuntahan ko po yun. August of 2021. At punta ka dito sa Palawan. Alam niyo yung Palawan, napakahaba. Isang araw, babiyahiin mo yan 24 hours magkabilang dulo. Meron din po Malasakit Center sa Culion, Puerto Princesa, at dito po sa baba. Punta ka ng Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, may mga Malasakit Center po. 93 po sa Luzon, 30 sa Visayas, at 43 sa Mindanao. Ang kinaganda po nito, Doc Willy, pati Batanes, meron pong Malasakit Center. Sa Cagayan Valley, meron pong Malasakit Center. Para po ito sa Pilipino. Ano bang kwalifikasyon ng Malasakit Center? Basta indigent ka, basta Pilipino ka, qualified ka po sa Malasakit Center. Karapatan nyo po yan. Kaya lang po, apat po na ahensya yan. PhilHealth, i-deduct. Lahat ng Pilipino, membro po ng PhilHealth. Tandaan po natin. Pwede kayo lumapit dun sa Malasakit Center. Sa kwarto na Malasakit Center, hanapin nyo PhilHealth. May social worker na mag-a-assist sa inyo. Punta kayo ng DOH na representative. Sabihin nyo, tulungan po ako ninyo dahil karapatan nyo po yan. At may memo po ang department secretary na walang matanggihan na pasyente. Andyan po ang pondo ng gobyerno. Dapat po itulong sa kanila. PCSO, meron din pong pondo. May charity. Assistance po ang PCSO. Dapat po itumulong rin po yan. At DSWD, nangako rin naman po ang secretary na tutulong po sila sa mga indigent patients at mga pamasahe. Yan po ang layunin ng Malasakit Center. Ipupul po lahat ng tulong para po sa hospital billing. Sana na wala nang mabayaran or to the smallest amount na lang po ang babayaran. Yan po ang layunin ng Malasakit Center. Para sa Pilipino yan, para po sa mga mahirap yan. Malasakit Center, napitan nyo lang po. Karapatan nyo po yan. So basically, nakuha mo yung idea, naisip mo, nagawang batas, kaya nagagawa ngayon. Correct. Hindi na sila nahihirapan. Opo. Tapos meron ka pa ginagawa, Senator Bong, na kwento mo kanina, na yung walang mapaanak. Meron kang mga super... Iba rin po ito. Siyempre, pag kahit may Malasakit Center, kung wala namang ospital, hindi rin nila mag... Alam nyo, iba po yung Malasakit Center. Sa ospital po yun. Uh-huh. Magdi-determine kung qualified po ang isang ospital, ang DOH, titingnan nila, may ospital, may pasilidad, may computer, may lamesa, para lagyan ng Malasakit Center. Sila magdi-determine. Pero sa batas, lahat ng DOH hospital may Malasakit Center. Sa mga provincial at city hospital naman, ang DOH ang magdi-determine kung qualified sila. So, iba po itong Malasakit Center. Punta naman tayo dito sa Super Health Center. Noong 2021, umikot ako. Maraming mga 4th class, 5th class, 6th class municipalities na wala pong sariling health center. Yung mga buntis, nanganganak sa tricycle dahil malayo yung hospital. So, sabi ko, ano bang pwede nating gawin na may tulong? Diyan po nag-come up yung idea ng Super Health Center. Pinropose po natin bilang chairman ng Committee on Health sa DOH, sa tulong ng mga kasamahan ko sa Kongreso at ng LGU, marami na pong ini-implement na Super Health Center. Mahigit 600 po ang ipapatay yung Super Health Center sa buong Pilipinas. Ano ba itong Super Health Center? Sa tatlong taon po yun, ha? Yung 600 plus. Ano ba ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung birthing, panganak. Hindi nyo na kailangan bumiyahin ng hospital. Dental, pwede po dyan. Konsulta ng PhilHealth. Dyan na po yung primary care ng universal healthcare. Minor cases, yung mga check-up natin, kuha ng dugo, laboratory, x-ray, ultrasound, at kinaganda nito, pwedeng lagyan ng dialysis machine ng LGU kasi sila ang mamamahala. Halimbawa, sa Maribeles, halimbawa, sa San Fernando, Pampanga, at sa iba pang mga bayan, no, nilagyan nila ng mga dialysis center. Doc Willie, ikaw, marami nagpapakonsulta sa iyo. Pwede sila magpakonsulta dyan sa Super Health Center. Dahil lahat ng Pilipino, membro po ng PhilHealth. Tinaasan na po ang subsidy. Isinulong rin po natin ito, yung consulta package. Nag-file nga po ako ng Senate Bill 189 na i-increase po from 500 na maging 1.7 na po ang consulta package. Tandaan natin, lahat ng Pilipino, membro po ng PhilHealth. So, magpakonsulta kayo dyan sa mga Super Health Center na sa inyong lugar. Halimbawa, no, merong isang lugar, Doc Willie, Tingloy, Batangas.
Nasa island po ito. Babiyahe sila ng isang oras, 45 minutes, bangka. Pupunta sila ng provincial hospital, another 45 minutes. Yung buntis, mga anak. Doon sa Cayapa, Nueva Vizcaya, ako mismo nagbukas. Nasa bundok rin ang kanilang super health center. Meron kami binuksan 4 months ago, nasa Lake Cebu, South Cotabato. Pag silip ko ng bintana, nasa bundok rin ang super health center. Kung magbabiyahe sila ng provincial hospital, 3 hours, ang buntis, mga anak. Nakakatawa, Uncle Doc Willie. Merong isang buntis doon, Netibo, Kibuli tribe, ng anak. Sabi nila, Sir, pangalanan namin itong bata sa pangalan mo dahil tuwang-tuwa kami bago mo binuksan ang super health center ng anak a night prior. Binisita ko sa recovery room. Sa pangalan mo na siya. Sabi, hindi, sila nag-offer. Sabi nila, i-dedicate namin ito. Eh, pagtingin ko, babae. Sabi ko, paano nyo naman papakalanan sa akin yan? Eh, Bongo pangalan ko. Alam mo, sabi nung mayor at nung kapitan, Sir, pangalanan namin itong Bongga. Kasi Bongo daw yung lalaki, Bongga. Anyway, nakakatuwa. Nakakatulong sa mga kababayan natin. Diyan ho kayo magpakonsulta. Super Health Center, hanapin niyo po sa inyong mga lugar. Mga ilan na to? Ang ilan ang pinaplano per year? I'm sure... Ang pinaplano po ng DOH, about more than 600 or 700 sa tatlong taon, 2022, 23, at 24. Malala ko sa 2022, 307. Sa 2023, 322. Sa 2023, 100 plus 132, so more or less mga 600 to 700 super health center itatayo. Lapitan nyo po yan, ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Ngayon, yung magbabiyahe ng 3 hours, dyan na kayo mga anak, dyan na kayo magpakonsulta. It will help decongest the hospital. Kasi yung mga hospital na iba, puro panganganak doon. Eh, doon na lang sa mga super health center. Bakit hindi nagagawa before 2021? Meron silang mga health station noon, mga maliliit. May maliit, tapos malaki na agad. Oh. So, ako naman is more on medium type of a polyclinic. So, plano ko sana noon, ilagay talaga sa per district, no? Kasi we have around more than 200 districts all over the country. Eh, kulang ko district. So, inuna nila ngayon, yung mga 4th class, 5th class, 6th class municipalities. Eh, may criteria pong dapat sundin. So, salamat Doc Willie. Alam mo, nagkaroon po ako ng pagkakataon na explain sa kanila. Mas may alam ka sa larangan ng kalusugan. Doktor ka. Hindi po ako doktor. Yung akin lang dito is experience lang po sa baba. Ano yung pangangailangan ng tao, yun ang una nating gawin. Kaya tayo, nasa public service, unahin natin yung pagsiservisyo sa mga kababayan natin. Haluan po natin ang pagmamalasakit. Ikwento ko lang, Senator Bongo. Nag-work ako dati kay Ike Ona, Secretary Ike Ona, 2010-2014. Ito na yung pinaplano niya noon. Marami ng mga Bimong, Simong, health center, nakamap na. Ang dami na, may budget na noon, noong Pinoy time. Kaya lang, parang nahirapan siya itayo, parang sa bidding, sa Tagal, sa DPWH. Kaya na, ang konti na hindi ma-push. Pero itong, pag ikaw pa lang nag-push, ikaw hindi mo alam, wala kang health background, naisip mo itong super health. Iba lang ang pangalan ng mga doktor doon. So, bakit pag ikaw napupush mo, pero yung dati hindi maipush? As your chairman sa Committee on Health, pupush lang naman po kami na maaprobahan yung budget, no? Pinush namin ito. Dahil alam natin na, yung mga idea ko kasi, Doc Willie, hindi po ito dahil... expert po ako sa larangan ng kalusugan. No? Common sense eh. Common sense. Kaya sabi ko kanina, importante dito, common sense, maging street smart ka, at dapat may puso ka sa pagsiservisyo. Eh, naisipan ko yun, dahil na-experience ko, yun talagang nangyayari. Maraming buntis, nanganganak sa tricycle, dahil malayo yung hospital, walang access, wala nga pamasahe yung mga yan eh. Alam mo, kandahira pa yan maghanap ng 100 para ipamasahe lang. Eh, ang ganda po ngayon ng mga super health center, ha? Yung iba sa relocation site. Yung ibang mga lugar po, may mga relocation site. Nasa malalayong lugar yon, walang access sa hospital. Ngayon po, nilalagay sa relocation site. Ang nakakatuwa dito yung nasa bundok. 3 hours, bumaba. Ngayon, pwede na silang mga anak doon, check up, check up. Eh, yung iba dyan, namamatay na lang, Doc, dahil wala silang kakayahan pumunta sa mga ospital. Kaya ilapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Kayang gawin eh. Sa tingin ko, yung pagkukulit mo, yung pagbabantay,
napipilitan gawin eh. Kung wala ka, baka hindi ganun karami. Na, di ba, may red tape eh. Hindi, ako naman, in fairness naman sa ating mga Department of Health officials, I know, gusto rin nilang gawin ang kanilang trabaho. Ginagawa naman po nilang kanilang trabaho. But, sabi mo nga, common sense at dapat may puso. Kayang gawin, alam mo, maraming pwedeng gawin po. Maraming pwedeng gawin ang mga nasa gobyerno kung gusto niyong gawin. May paraan talaga. And sa office mo din, I'm sure, like nung isang beses na guest ko si Senator Ivy Marcos, marami siya tinutulungan heart warriors. Eh, ikaw marami din humingi sa'yo, heart warriors, dialysis, at mga nakapila. Totoo po yun. Mga cancer patients, yung mga bata. Ako, isi-share ko lang sa inyo, yung birthday ko ng 2018, meron akong binisita dyan sa PCMC, Philippine Children's Hospital. Si John Paul, 4 years old pa siya noon. Naawa ako, lumapit sa akin yung nagyakap sa akin. Ngayon po, after 6 years, lumaki, tumaba, at cancer survivor na siya. Marami po lumalapit sa akin ng mga heart warriors, itong mga sa dialysis na nagpapatulong. At isa rin po sa isinulong natin, no? Yung nag-file din po ako ng Senate Bill 190, though in-implement na po ito ng ating PhilHealth, no? Na dati from 90 lang naging 144 at itinaas na po ngayon. Yan po isinulong rin natin na maging 156 sessions na po ang libre free dialysis session ang tawag nito. At nag-file din po sa Senado, Senate Bill 190, do bill pa po ito. At nung mga nakaraang taon, nag-push po tayo ng 21 billion budget for PhilHealth para ma-improve po itong benefit package nila. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Ang makikinabang dapat dito sa PhilHealth, yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi po kailangan na mayayaman yan. Ang nangangailangan po ng PhilHealth, yung mga mahirap. Dapat itulong talaga. Mag-isip pa kayo ng ibang packages na libre. Tulungan po natin ang mga kababayan nating mahirap. Kaya natutuwa rin po ako dito sa Super Health Center dahil meron na pong konsulta. Hanapin niyo yung karatula ha. Konsulta package ng PhilHealth. Pwede kayong magpakonsulta dyan pag nagpa-accredit na po ang Super Health Center. Dyan na kayo magpakonsulta at tinaasan na po ang subsidy from 500 naging 1.7 na po ang subsidy ng PhilHealth para sa konsulta program ng gobyerno. Lahat ng Pilipino membro, kaya pwede na kayong magpakonsulta sa mga Super Health Center. Hanapin nyo lang yung karatulang konsulta ng PhilHealth dahil membro po ang Pilipino sa PhilHealth. Konsulta is free check-up, di ba? Opo. Oo, maganda yun, 1.7. So, magiging limiting factor lang malamang yung doktor, yung titingin, otherwise makakakuha na sila. And siguro baka yung libreng gamot later, baka may kasama na. Yun na lang ang kulang na next eh. Yung mga Super Health Center, meron mga... mga maintenance na lang. Dok, napuntahan ko sa Tingloy last week, Batangas, Island. Batangas ha, may island pala sila, may bangka, papunta ka ron, napuntahan ko. Meron silang sariling pharmacy sa Super Health Center. Pumunta ako ng Bataan, Samal, Bataan, may pharmacy sila, libreng gamot rin po sa mga Super Health Center. Kaya po, Doc, basta magtulungan. Gamitin nyo lang po ang pera ng gobyerno sa tama. Kayang-kaya pong gawin. So, nakikita ko, Senator Bongo, ang ginagawa mo, combination ng legislative tsaka executive. Hindi. Mas maganda yung pinupuntahan mo pa eh. Opo. Kasi pag hindi napuntahan, di ba? Doc Willie, pag ikaw naging senador, ang trabaho po, huwag mong limitahan bilang mambabatas. Importante po dito, legislation, constituency sila, yung mga kababayan natin, at representation. Tatlo po ang ating trabaho kung sakaling maging senador ka. Huwag po natin limitahan bilang legislator. Kaya nga pupunta doon sa Tingloy. And in fairness naman po sa DOH, ginagawa naman po nila ang kanilang trabaho. Congratulations po sa ating DOH, no? Na basta unahin niyo lang po yung tulong sa mga mahirap at huwag niyo tanggihan ang mga pasyente dahil pera po ng taong bayan yan ang inyong hinahawakan diyan po sa Department of Health. Ibalik po ninyo sa mga kababayan natin ang pera nila. Oh. Okay. Bukod sa health, alam ko very active ka sa sports, sa athlete support sa mga ano ba magagawa natin sa athletes natin, di ba? Anong sports ba? Kasi gustong-gusto ng Pilipino yan. Either basketball or... Bata pa ako, 7 years old pa ako, nagbabasketball na ako. Pinipilit ko nga tumira ng 3 points noon, 7 years old. Pero umaabot na talaga ako. 1983, Araneta, nanood ako ng PBA.
1984, sakay ako ng jeep, bus, punta ng Ultra. Ultra sino, pa yung... Sino favorite player mo? No? Atoy ko. Atoy si Atoy ko. Kaya nga, sabi lang, kamukha kami ni Atoy ko noon eh. Shooter yun, shooter, diba? Shooter, 3 points rin, 3 points. Magaling ang sobrang kamay hilig niya. Ko noon, pupunta ako ng Ultra. Nakakatuwa, Doc Willie, yung Ultra na pinapanood ko noon, luma pa yung mga upuan yan. Ngayon, nakapaglaro ako. Ngayon, nakatulong tayo na ipa-repair yung Ultra bilang chairman ng Committee on Sports. Pina-repair natin yung mga roofing nila, pati Rizal Memorial Coliseum. May mga tulo, mga barracks. Suportahan natin ang ating mga atleta. Nakakatuwa na after 40 years, nakabalik muli ako sa Ultra at makatulong ka pa. Ngayon, importante sa akin ang sports. Ayaw ko po masayang ang inumpisahan ni former President Duterte na labanan ang illegal na droga at ang kriminalidad. Kaya connected sa sports. Opo. True sports naman tong atin. Gusto kong labanan ang illegal na droga. True sports. Kasi pag iniinganyo yung mga kabataan na mag-busy sila sa paglalaro ng sports, ay hindi po maliligaw ang kanilang landas. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Alam nyo, ako po bilang chairman ng Committee on Sports, sinusulong ko talaga. Kung meron kayong mga programa, mga athletes na kailangan po ng suporta, willing po akong sumuporta dyan. Yung ating mga Olympian sa Paris ay sinulong po natin through PSC na matulungan sila. Yung Alas sa Pilipinas, yung volleyball, Gilas Pilipinas sa under 18 na mga babae, sinuportahan na natin. Alas Pilipinas men, suportahan din natin. Mga PWDs, mga disabled na pupunta ng Paris, tulungan po natin. Importante dito, grassroots program. Ngayon, isa rin po ako sa mga author at co-sponsor ng National Academy of Sports. Ito pong Republic Act 11470. Batas na po ito. Nasa New Clark City po itong eskwelahan na ito. Under DepEd na po ito. Pwede na po silang mag-aral at the same time mag-training. Walang masasakripisyo. Diba dati pag nag-training ka, sakripisyo yung pag-aral. Pag nag-aral ka, sakripisyo yung training. Ngayon, pwede pagsasabayin sa National Academy of Sports. Batas na ito. Sayang yung pasilidad ng SEA Games kung hindi naman magamit. Andyan yan yung oval, andyan yung mga court. Gamitin po. Ayan po, National Academy of Sports. Ngayon, nag-push rin po ako bilang chairman ng Committee on Sports. Ito pong Philippine National Games. Bill pa po ito, third reading, pasado na po sa Senado. Magkakaroon po ng mini Olympics every 2 years na maglalaro, no? Sa mga Philippines. Kabata. Opo. So, magkakaroon para maka-discover ng talent. Opo, magkakaroon tayo ng comprehensive framework for a national sports program by combining grassroots program with the broader agenda of national sports development po. No, importante rito sa grassroots. So, diyan madidiscover lahat, no? Kaya nga po combining natin grassroots sports promotion with the broader agenda of national sports development. Pansin nyo, nadidiscover minsan yung mga players Sambuanga o malalayo dito sa Iloilo, minsan dito sa Negros o minsan naman po dito sa Ilocos. Hindi madidiscover yan kung hindi tayo magpapalaro ng mga mini Olympics, larong pambansa, Philippine National Games. Yan ang gusto nating isabatas. At bilang chairman ng Committee on Sports, sumusuporta talaga ako sa mga sports program. Bukas ang aking opisina and PSC, ako ang nag-de-defend ng budget nila. Yung budget nila na 200 million every year, nagiging 1 billion dahil pinaglalaban natin. Basta, tulong sa mga atleta at grassroots program. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. When we are physically fit, Doc Willie, hahaba ang ating buhay. Napatunayan niya nung panahon ng pandemya, pag physically fit tayo, mas maiwasan po yung mental health, di ba? Anong mga sports pwede gawin ng mga kabataan? Dami. Kasi kung basketball, ano ba? Di marami. Di ba may git 50 plus yan, ha? Sports program. Halimbawa, itong Philippine National Games. Saan tayo pwede mag-excel? Basketball, volleyball, swimming, softball, football, athletics, gymnastics, lahat. Kita nyo ngayon, mga athletes natin. Pwede rin chess. Chess. Kasi chess, walang limit. Philippine National Games, ha? Kasama po ang chess. Pwede, walang edad, walang age limit sa chess. Kahit na 70 years old, pwedeng sumali dyan. Nakakalungkot minsan, like sila Wesley So, ibang mga top athletes natin na pupunta sa Amerika, ibang bansa.
Ano ba to? Sayang po. No, alam mo, importante rito tulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor. Dapat combine talaga yan. Kailangan may private na. Meron talaga. Malala ko si Hydelyn Diaz nung kapanahunan ng pagtitraining niya. Before pa ito, nanalo siya ng gold. Naghanap po ako ng private sector na private company na tumulong sa kanya sa kanyang training. Tumulong rin po sila. Tumulong kami. At finally, nakuha natin yung first ever gold nung 2022. First ever natin nakuha natin. May bronze tayo, may silver tayo. Basta magtulungan po ang gobyerno. At ngayon naman sa ating mga Olympians, ngayong Paris Olympics, sa July 28, I think. Good luck po sa inyo. No? Go for gold tayo parati. Tandaan natin, ang Pilipino, kahit maliliit tayo, lumalaban tayo. Sila Yulo. Magaling yan. May mga potential, mga boxers natin. Dami. So, laban tayo. Laban Pilipinas. Go for gold tayo. Nandito lang po ako bilang chairman ng Committee on Sports. Sumusuporta sa inyo. In fact, Doc Willie, pumunta po ako ng SEA Games sa Cambodia. Kahit mag-isa lang ako doon, suporta ako sa team. Nilapitan ko yung mga team. Basketball team natin. Champion tayo doon sa SEA Games sa basketball. Doon sa Asian Games naman sa Guangzhou, sa China. Mag-isa lang ako. Nilapitan ko rin yung team. Sabi ko, go for gold tayo. Finally, after 60 years, nanalo tayo sa Asian Games sa basketball. So, malayo po ang ating mararating, mga kababayan ko. At kayang-kaya natin. Pilipino, maliliit tayo, pero ang puso natin, sobrang laki. Mas malaki ang puso ng Pilipino kaysa sa ibang bansa. So, alam mo, sobrang hilig ko sa basketball, Doc Willie. Hinamon pa ako ni Dwight Howard, yung NBA Superman. Pumunta sa opisina ko, sabi niya, mag-3-point shoot out tayo. Kampante naman ako na may laban ako dahil pati sa free throw, hindi naman siya ganun kagaling sa 3 points. Pero wag lang dunk kasi hindi ko kayang umabot ng ring. Pero 3 points? 3-point king ito noon. Ngayon may kamay. Alam mo, Pilipino shooter eh. Shooter. So favorite mo, Atoy ko. Atoy ko. Sa, Alan Kaidik, paborito ko rin yan. Basta mga shooter. Sa mga shooter. Ngayon naman, dami sa... So ano team mo yun? Ginebra, Thompson, Crispa? Crispa. Tapos umabot po sa greatest. Ngayon sa PBA naman, lahat paborito ko yan. PBA fan talaga ako, nagsusuporta talaga ako. Kahit sa amateur, lahat ng mga paliga, basketball, marami ako sinusuportahan ng mga paliga. Dahil naniniwala talaga ako na ang sports po isang paraan na ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na vices, illegal na yung bisyo. So get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Final word, Senator Bongo, sa ating kababayan. Mga kababayan ko, bilang chairman ng Committee on Health, napag-usapan natin yung Malasakit Center, napag-usapan natin yung Super Health Center, napag-usapan natin ang sports. Nalimutan ko kanina na Doc Willie, importante po ito sa inyo. Importante ito sa mga kababayan natin. Meron po isang batas ngayon, ito pong Regional Specialty Center. Di ba ang Heart Center nasa Quezon City? Di ba ang Kidney Center nasa Quezon City? Ang Lung Center nasa Quezon City. Kaming mga probinsya, ang layo po ng hospital. Walang pamasahe, walang kamag-anak na lalapitan nila. Ngayon po, isinabatas po natin ito. Itong Regional Specialty Center, priority po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes. Itong batas na ito, ako po ang principal sponsor nito. Nakakuha po tayo ng 24-0 na suporta nito sa Senado dahil alam nila makakatulong sa mga mahirap. Ngayon, yung mga heart center, cardiovascular care, neonatal sa babies, geriatric sa mga matatanda, ortho, brain and spine, ito pong lung, mental, dermatology, infectious disease, 17 na specialty center, itatayo na po sa mga selected DOH hospitals across the country. Halimbawa na lang po, Zamboanga, lalagyan ng heart. Tacloban, lalagyan. Vicente Soto, Cebu, lalagyan. Cagayan Valley, lalagyan. Davao, meron na pong heart doon, may cancer center na po. Infectious disease, natulungan rin po natin doon. So yung heart center nila doon, meron na pong hybrid Doc Willie na pwede lang magpa-angiogram at the same time CT scan, sabay na yung kagamitan nila doon. Yung mga specialty center, napakahalaga nun.
para hindi na nila pumunta na kailangan ng Maynila, pwede na sila magpagamot sa selected hospitals, DOH hospital. Isinabatas po natin, it's a 5-year plan of the government para tuloy-tuloy po ang pagpapatayo ng mga specialty center sa buong Pilipinas. Doc Willie, alam kong napakahalaga sa iyo ng health at marami kang maiambag sa health. Alam kong maraming kang Pilipino na matutulungan sa larangan ng health at yung puso mo sa mga mahirap. Maraming salamat. Kaisan niyo po ako dyan, Doc Willie, lalong-lalo na po sa pagtulong sa mga mahirap nating kababayan. Thank you very much sa iyong puso, yes. Uncle Doc Willie, sa pagtulong sa mga mahirap. Yung konsulta mo, pagpapayo mo, laking bagay po yun. Ang hirap po, pumunta ng hospital. Yung iba, ayaw na po magpa-hospital, ayaw na po magpa-check up dahil sa kahirapan po. With you there, marami po kayong may tutulong at may ambag po sa ating mga kababayan. At banggitin ko lang ha, bilang chairman ng Committee on Health, ako po'y nung 18 Congress pa lang, nagtatrabaho po ang inyong senador ha. Meron po tayong naipasa. Pasa ito, batas ito, 69 laws upgrading and establishing public hospital. Halimbawa, yung hospital ninyo dyan, ang capacity 50 lang. Tinaasan natin to 100. Merong mga hospital dyan, ang kapasidad 500. 500 beds. Maging 1,000. Dahil napansin ko, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, kulang. Wala pang pandemya, Doc Willie. Paglakad ko dun sa isang hospital, ang isang pasyente dito, dalawa sila, nagsishare sa isang kama. Eh, paano gagaling yung pasyente kung isang kama, dalawang pasyente? Ngayon po, in-upgrade po natin itong mga hospitals na ito para madagdagan yung kama, establishing hospitals. Meron po mga hospitals na local hospitals, pagtatayo ng mga local hospitals. Isinabatas po natin ito. So, 69 laws po ang naipasa ko bilang inyong chairman ng Committee on Health. And naniniwala ako, the more we should invest sa ating healthcare system. Health is wealth. Okay, thank you very much, Senator Bongo. Kung meron ka pang mga gusto sabihin later on, lagi naman open itong platform natin para sa inyo. Batas po, meron pa ako sisingit, Doc Willie. Yung Department of Migrant Workers, marami po nakikinig ng mga OFWs. Alam nyo, isa po ako sa nagsulong ng una sa iilang nagsulong ng batas na yan. Batas na po yan, Department of Migrant Workers, para po yan sa mga OFWs. Remember, we have more than 10 million Correct. OFWs. Dapat po ay may sarili tayong departamento para sa mga OFWs. Noon, Doc Willie, wala pang departamento sila. Nananawagan yan sa Facebook, nananawagan sa radyo, television, kahit saan humingi ng tulong. Dapat po ay may dedicated sa kanila. So, may Department of Migrant Workers sa OFW na isinulong natin bilang author at co-sponsor. Meron na ring OFW hospital sa San Fernando, Pampanga, pinatayo nung sa panahon ni dating Pangulong Duterte, at meron po malasakit center sa OFW hospital doon. Marami pa po akong batas na naisulong, no? Department of Migrant Workers, National Academy of Sports, Malasakit Center, Bureau of Fire Modernization, amending the Solo Parents Welfare Act, Regional Specialty Center, Salary Standardization 5 para sa mga government workers, doktor para sa bayan, Public Health Emergency Allowance, yun yung HEA na isinulong rin natin. At One Town, One Product. So marami pang ibang batas na isusulong natin. Bills pa itong iba, yung nabanggit ko kanina, batas na po ito. Ini-implement na po ito. Yung mga bills naman po na isinusulong natin, halimbawa, Magna Carta for Barangay Officials, Magna Carta for Barangay Health Workers, Center for Disease Control and Prevention, dapat meron tayong sarili. Para after the pandemic. Oo, para nadala tayo ng panahon ng pandemya, nabigla tayo. Kami, hirap na hirap po kami. Buti for 3 years. Buti nga na itawid. Opo, laking bagay po. Doc Willie, na itawid natin yon sa tulong mo rin po. Medical frontliner ka, laking naimbag mo sa panahon ng pandemya. Ang mga frontliners natin, kayo ang hero ng pandemya. Salamat po sa inyong serbisyo. Ngayon, bills, marami pa akong isinusulong, Department of Disaster Resilience, Virology Science, sana po ay magkaroon tayo ng sariling kakayahan maggumawa ng bakuna. Itong Rental Housing Subsidy Bill, itong Mandatory Evacuation Center, dapat may maayos, malinis na evacuation center sa kada probinsya at munisipyo, dahil mahirap pong mabahaan, masunugan, walang sariling evacuation center. And finally, e-governance. Uso na po ngayon, social media, online,
dapat po may isa batas po ito, ng government should be more responsive to the demands of changing times po. Dapat po may batas itong e-governance bill. So, salamat po. Patuloy ako magsiservisyo, Doc Willie, at sa mga kababayan nating nakikinig. Salamat po sa pagkakataon ninyo makapagsalita ako dito. Malaking bagay po na makausap ang mga listeners ni Uncle Doc Willie. Yes, thank you so much. Balak pa kita i-guess, Senator Bong, pero pag tinawag mo, Uncle, nagdadalawang isip. Kuya na lang, kuya na lang. Nahala tayo edad natin. Eh. Anyway, thank you very much and all the things that you do. Congratulations sa lahat. Senator Bongo, God bless. Thank you. Oh, may papakita ka pa. Oh, meron pa. Dali, Doc Willie, nandito man ako sa lugar mo. Doc Willie, paborito ko talaga tong, alam mo, meron akong papakita. Paborito ko, mango. Mango. Kasi may go, di ba? Mango, sago, paborito ko yan. Mango, sago. Tsaka, marami akong, basta lahat ng go, paborito ko. Paborito kong araw, linggo, paborito ko araw, domingo sa Bisaya. Marami pang iba, basta may go sa dulo, paborito ko yan. At hindi maging masarap masyado yung mangga. Kulang po ito, Doc Willie. Alam mo nung 2019, ito, gusto lang kitang yayain na Doc Willie. Itong mangga, binalatan ko, mango. Mango. Pero magiging kompleto ang kain natin, magiging epektibo ang pagkain natin ng ating mango. Kung merong, ano to, Doc Willie, ito? Special, ano to? Special ginisang bagoong. So, mango, ihalo mo dapat sa bagoong. Oh, kompleto na, Doc Willie. Kain ka muna. Bagoong. Okay, thank you so much. God bless. Thank you. Mahal na mahal po namin kayo. Salamat. Thank you.